guys, dito na naman ako. Ngayon nagpapa-ano sa akin ng CPU. Papatuo. Ito yung motherboard niya. Motherboard. Memory. Yung power supply. At hard disk. Ito yung hard disk. Power supply sa hard disk. Ngayon guys, ang gagawin natin, lagay natin sa box. Lagay natin siya sa box. Ibuo natin. Bali, ito yung box guys. Ito yung box na nabili nila. Yan ang bang yun, box. Bali, ilagay natin ito guys. Ito. Ipabuo na sa akin. Bali, ang gagawin natin, ilagay natin una yung board. Ipapak natin yung board. Board. Tumili na natin yung guys. Fix. Tumili natin. Kita niyo. Para makita niya. Kailangan nakatap na siya maayos. Saka yung dito, hindi siya maanilong sa body. Hindi dumikit sa body para wala siyang spark o magkakaroon ng circuit. Ngayon, ang inagay natin is yung supply. May supply. Supply guys. Lagay natin supply. Yung supply yung nagdahan sa kanya para magkakaroon ng pala. Lagay natin. Bali, board na ang ginawa ko guys. Bumili lang sila ng PC. Pero ano pa natin to. Mamaya i-format pa to kung anong resulta. Testing muna natin. Ano muna natin. Lagay. Tapos na, lagay na natin yung supply. Ang gagawin natin, ikabit na natin yung wire niya. Yung wire. Kailangan. Ito yung wire guys. Ilagay na natin to. Bali, ang gagawin nito guys. Para hindi siya bali, ang gagawin natin guys. Lagay natin ito sa ito dito guys. Ito yan, lagay dito guys. Yan, satpak natin ayos para magkatapos ang isa guys. Ito lagay natin dito sa dulo. Ito yan okay. Tapos guys, tapos ka na sa linya mo. Ang gagawin mo naman, ilalagay mo itong memory. Ito ang memory, ilagay mo sa memory slot niya. DDR ito guys. Ayan dyan. Ito yung memory dyan. Tapos itong ang connection guys. Mayroon dito USB saka audio. Yan audio. Yung audio, ilagay mo ito sa audio. Yung doon sa dulo. Ito mo siya ilagay. Audio. Audio ilagay dyan. Yung audio na yan dito, connection na dito guys. Yung audio. Tapos, itong USB. USB, dito mo ilagay guys. USB. Yan. Yung USB na yan dito yan. Ito, dalawa. Ngayon, nilagay natin guys yung itong sa power. Yung sa kanya sa power. Ayan guys. Power, receipt, tsaka lead, tsaka yung sa SD, lead. Ito yung guys natin ilagay. Ang unahin natin paglagay, SD. SD. Tapos, yung sa lead power niya. Yung sa lead. Lawa, lagay na.
Lagyan natin. Tapos itong sa reset niya sa ilalim. Reset. Tapos itong sa ano. Sa power. Power button. So guys, yun na yun. Katapos, ang ilagay naman natin guys itong hard disk. Ngayon, lagay natin dito sa SATA. SATA guys, ito guys. Ito natin ilagay. Kailangan natin lang yung SATA cord. Ito guys, lagay mo to dito sa dulo. Dito, cord. Tapos itong wire na plat mo to. Itong plat guys, plat ng wire, plat. Ilagay mo dyan. Ilagay mo. May mga, may putol to guys kasi ano to eh, yung ang galing natin itong putol. Para hindi siya magkakaroon ng short. Ayan. Tapos yung dulo nito guys, ito yung supply niya, 12 tsaka 5 volts. Tapos yung dulo nito, dito mo ilagay sa SATA. Ayan. Dito sa port ng SATA. Dito sa dulo. Dito mo ilagay. Ayan. Tapos, ito, lagay na yun dito. Dito sa taas. Bali yan na yun guys. Yan, testing natin. Bali yan na yun. Gagawin natin yun, i-testing natin. Testing natin yung phone option sa salagay natin. Testing natin. Lagyan natin yung supply. Ito yung supply niya. Lagyan natin yung supply. Oops. Lagyan natin na yung sa monitor. Itong VGA. Testing natin kung okay siya. Tapos iuna natin guys. Ayan, umikot na yung pan. Umikot na yung pan. Ayan. Sabi yun, okay na yun guys. Ayan guys, okay na yan. Okay na yan. Ang gagawin nito guys, ipuformat naman natin para ma-view natin yung Windows. Puformat na naman natin to para